Good day mga Karilis, nandito pa ako sa pier o pile cap number 785 kung saan po ay ongoing po ang repair ng ating bore pipe. Kung nakikita po ninyo, mayroon pa silang nilagay na circular plate dahil yan po ang pinaka base nung basis ng kanilang elevation nung cut-off level ng ating bore pipe. So yan po mga Karilis ang status as of today dito po sa pile cap number 785 kung saan po nagkakaroon po sila ng bore pipe repair. So ito mga Karilis ay after ng kanilang repair ay magkakaroon po sila ng tinatawag na bidding or yung pinaka-custom bidding kung saan po ay i-level po nila yan and after that ay magkakaroon po sila ng casting or pouring of the blinding or yung tinatawag na lean concrete. And after that mga Karilis ay after lean concrete ay magkakaroon naman po sila ng grouting doon po sa crosshole pipe kung saan po nakikita po ninyo mga Karilis yung naka-crosshole pipe na yan. Yan ay pong pinakamataas at yan po ay sa crosshole sonic lagging test. At yan po ay makikita natin after na kumpleto na po yung blinding. At sila po ay magkakaroon ng grouting sa pipe na yan. So yan po mga Karilis ang ating sitwasyon dito sa pile cap number 785. Kung saan po sila ay nagkakaroon ng repair ng ating bore pipe dahil nga po may kaunting difference po doon sa cut-off level ng ating konkrito. So inayos po nila at yan po, ongoing po ang kanilang repair. At the same time po mga Karilis, mapapansin po ninyo mayroon po tayong dewatering pump itong nakalagay po doon sa unahan. At medyo mababa po o mataas po ito ang water table, so kailangan po nilang babaan yung kanilang hukay o dun sa po para po sa dewatering pump o dewatering wheel na tinatawag na. So yan po mga Karilis ang ating sitwasyon sa pile cap number 785. Lang. Ano ang balita rito? Ay, sir, dumadaan. Ah, doon sa ano. Okay.
Pa, tapusin mo muna para na. Gusto ko medyo maron na. Lumit mo grip pag ito. Pagka medyo hindi sila sumusunod, di sitahin mo para mapan yung panang jumara. Sakaling mayroon dumadaan dyan na ano. Okay, di pa tapos yun. Oo. Okay. Buting sigurado. No. Yan po mga ka-reels, tuloy-tuloy pa rin po ang fixation or installation ng bottom bar. At yan po nakikita po ninyo at may mga tao po rin na gumagawa. At yung top o yung bottom bar po mga ka-reels ay gawin ko ang kanilang fixation or installation. Kaya po mga ka-reels ay very busy po sila as of today dito po sa pile cap number 785 mga ka-reels. Ito pa mga karita sa iyo pile cap number 785 kung saan po ay naka-ready na po ang area kung saan po ay reinforcement workbooks at mga tao po ay naka-ready na po ito para sa casting, which is this video siguro by next day. At mayroon pa silang ginagawa siguro ito yung mga homeworks na inaayos pa nila at siguro within today or tomorrow ay everything will be okay, sabihin na ka rin din ako. So ito muna mga kalis ang ating sitwasyon dito sa podcast number 785 sa buhay. Kita ko ninyo sitwasyon ngayon o status niya ay complete na po at ready po casting. Mga ka-reels, nandito po ako ngayon sa pile cap number 785 kung saan po ay naka-ready na po yung pile cap for concrete pouring. Kung napapansin po ninyo mga ka-reels ay meron na po siyang side pumps at yung reinforcement nga o yung bakal niya ay naka-ready na po. At yung pinakakulom niya, yung kulom reinforcement o kulom reverse ay naka-ready na po at may mga support na po yan. At hinihintay na lamang po nila yung tamang oras kung kailan po bubuhosan ito. But as per information mga ka-reels ay bubuhusan po nila ito mamayang gabi. Today is March 23, 2022, saan po ay yun pong pile cap number 785 ay ready na po for concrete pouring. At na-check na rin po yan ng ating ng dapat hong mag-check dyan. At gaya na nasabi ko, hinihintay na lamang po yung tamang oras kung kailan po yan bubuhusan. So yan po mga ka-reels ng ating update dito sa pile cap number 785 kung saan po ay naghihintay na lamang po ng tamang oras para po buhusan ito.
Carillas, nandito na po ako sa World Cup 785 kung saan po ay naka-ready na po ito. At hinihintay na lamang po mga Carillas yung konkrito na darating. Kung napapansin po ninyo, meron na po tayong concrete pump nandito at naka-assign po siya para po sa pagbubuhos ng ating pile cap 785. At meron po tayong spare na isang pump rito, kaya concrete pump nandyan po, naka-assign po siya. At yan po ngayon ang status dito sa ating pile cap na ready na po para po sa pagbubuhos. At tayo po mga equipment na tulad pa halimbawa ng vibrator at manpower ay nandito na po at dito na po yan. At ang hinihintay na lamang po ang sinasabi ko yung concrete mixer na para po sa okay po yung concrete na ibubuhos po rin. So, yan po mga Carillas ang status as of now sa ating 785. Nag-start na po nauros ang ating pile cap 785 kung saan po nakikita po ninyo at yan po ongoing po ang kanilang concrete pouring sa pile cap 785. At mga Carillas ay meron din pong nag-check na tao doon po sa pinakababa ang portion kung saan po ay nakikita po ninyo meron pong limang tao dyan at po ay binabantayan nila kung ano po ang kaganapan doon sa ilalim lalong-lalo po sa formworks. At ang nasa taas naman po ay kasalukuyan pong iba po ay nagbabibrate ng o nagkukumpak ng konkrito at ang iba naman ay mahawak ng pump o yung pinaka pipe ng concrete pump at ang iba naman po yung mga supervisor at mga engineers kung saan po nakikita po ninyo yan po yung mga nakaputing helmet at ito po mga Carillas ay nag start ng buwasan na around 7:25 ng gabi. So yan po mga Carillas ang ipasyal sa ating pile cap number 785. Yun po ay kung narinig po ninyo yung busina ayan po ay signal na ubos na po yung konkrito ng unang transit mixer. So ang susunod po niyan ay yung second truck ng transit mixer na kung saan po ay nandun po sa unahan. Ayan po, kung napapansin po ninyo mga Carillas ay mabilis po ang ikot ng kanyang yung drum ng transit mixer na ibig sabihin ay tapos na po yung konkrito na nasa loob.
So, yun po ang kaganapan dito mga ka-Regis. At gaya ng nasabi ko ay ang project na ito ay kabang-abang dahil nga po sa marami po nakikinabang rito. At kung napapansin po ninyo mga ka-Regis, ang mga tao na nariyan ngayon ay yan po ay iba't ibang mga kababayan natin sa iba't ibang parte ng ating bansa. Meron po dyan sa Mindanao, Visayas at ito po sa Luzon. Lalong-lalo na po sa parting Bisaya, yung mga Cebuano po ay meron po dyan at mga taga Mindanao. At parte po naman sa Luzon ay meron pong taga Batangas, Rizal at dito po sa Pampanga. At sa aking kalaman po ay meron din pong taga Tarlac at parte po ng Ilocos Region. Yan po, nakikita po ninyo, tapos na po yung isang mixer. Saan po ay palis na po siya. At ang susunod po mga ka-release ay yan po, dumating na po yung isang yung pangalawang transit mixer kung saan po ay magre-reverse po siya para po doon sa may o a-address siya po doon sa pinaka-chute concrete pump. So yan po, nagsisignal po siya na ang ibig sabihin ay nagre-reverse siya. So yan po mga ka-Regis, ang sitwasyon dito as of now. Samantala pa muna ang tumigil ang kanilang vibrator dahil nga po hindi pa po yung pangalawang transit mixer. Yan po, nag-revolution na po, ibig sabihin iniikot po niya yung transit mixer para po mamix na maayos yung nasa loob ng konkrito. Ka-Regis, dito po ako sa file cap number 785 kung saan po ay ni-remove nila o ni-strip nila yung four works. Dito na po ngayon ang status ng ating file cap number 785. Ayan po, nagkakalabas ka ng marking para po sa layer, backfilling layer nila. So, ayan po mga ka-Regis. Status as of today, ito sa file cap number 785. Mga ka-Regis, dito po ako sa file cap number 785 kung saan po nabuhusan po nung nakarang araw. At ito po ngayon ang status at na-strip noon na po nila o na-remove na po nila yung formworks at ongoing po ang backfilling and compaction sa pile cap na ito. Ayan po mga ka-Regis ang ating update dito po sa pile cap number 785. At ang susunod po niyan pagkatapos po ng compaction and backfilling ay mag-i-start na po sila ng reinforcement.
para sa ulam. Or first, na gagawin pa nila ay mag erect po sila ng scaffolding, and after that yun po, mag start na po sila ng reinforcement para po dito sa kanyang PL column. So yan po mga karilis ang ating update as of today dito po sa pile cap number 785.